Yo, what's up mga Repa Pips? Kamusta ulit kayo dyan? So ngayon ang topic naman natin ay tungkol sa mga lumalagotok, no? Doon sa mga kadalasan na ito, Mio Soul, Mio Aerox. yung mga Aerox na malagotok, yan, Nmax, o kahit ano pang unit, no, na malagotok, yung pag napreno, no? Yung shock sa harap lumalagotok. So, Repa Pips, sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ang aking gagawin para ma-solve at mawala yung lagotok na yon every time na pipreno kayo. So, Repa Pips, panoorin nyo lang ang video na ito at I'm sure na may matututunan kayo. Bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout pala kay Savannah Marie. Ito, si Savannah Marie. At syempre, kung bago ka pa lang sa akin channel, para maging updated ka, pakipindot na lang ang button na ito. Yes, Repa Pips, maraming salamat. So ano, isa na natin. Natin pahabahin pa yung intro. Puro kayo intro game. Mio Aerox 155 Malagotok Tutorial. Una, Repa Pips, tatanggalin natin yung nut dito sa mags o sa gulong, no? Yung axle niya. So, Repa Pips, pag nagtatanggal kayo ng gulong, make sure na may kalso sa ilalim para hindi bumagsak yung motor. Eto kasi, Repa Pips, may tali. Kaya kahit bunutin ko yung gulong, hindi siya matatanggal. So, tingnan nyo dito, ha. Hihilain ko yan. Ito. Hihilain ko to. Hindi matutumba ang motor. Kasi nga, may tali. So, i-secure nyo rin yung mga unit nyo, Repa. Pag tinanggal nyo yung gulong sa harap. Next, tatanggalin natin, Repa Pips, itong fender, no? Front fender niya, o tapaludo. Number 5 na Allen ang gamit natin ngayon. So, dalawa lang yan, Repa Pips, kabilaan. Madali lang hugutin to, Repa. Wala nang, ano yan, wala nang cheche-boreche, hugot agad. Then, next naman, itong number 10 na brace. Tanggalin na rin natin, Repa Pips, yung speedometer sensor. Ingatan lang natin yung speedometer sensor, Repa Pips. Magnetic kasi yan. At eto namang caliper. Ang gamit naman natin dito, Repa Pips, yung Allen na Star. No, special tools to, Repa. So, pwede nyo rin naman palitan yan kung gusto nyo. Tanggalin nyo lang to, then palitan nyo ng 12 para mas madaling baklasin. So eto, medyo sasamahan nyo ng konting ngiwi. Kasi matigas talaga to. Wala kang special tools, masisira ito, sisilsilin mo talaga. Eto naman ngayon, Repa Pips, ang bubunutin natin yung ating shock. Unahin natin sa ilalim, pwede rin sa ibabaw kung ano yung preference nyo. Eto ang inuuna ko sa ilalim, luluwagan ko lang. Then sa ibabaw, tutuluyan kong tanggalin. Dahil nasa ibabaw yung groove o yung pinakalock ng ating shock, yung inner tube. May groove kasi yan, so tatanggalin natin ibabaw, then bunot. Eto, Repa Pips, ang problema na ito, aside sa malagotok siya, tumagas na rin yung langis niya. So, same procedure, Repa Pips, ha? Kung ano ginawa dun sa unang shock, ganun din sa pangalawa. Magpapalit din tayo dito, Repa Pips, ng mga oil seal. Then, pati yung oil, papalitan na rin natin. So, ganito, Repa Pips, igato nyo lang. Tingnan nyo, ha? Gagato nyo lang. Then, make sure na yung inner tube, hindi kakalso sa ilalim. Baka mamaya, bumaloktot naman. Then, counting pwersa. Then, sikwat. Sikwatin nyo lang yung silak. Nasa pinakagilid yun, Repa Pips, gumamit kayo ng flat screw, yung manipis. Parang ganito yung ginagawa ng aking poging kasamahan dito. Yan. Counting na lang. Ayun. Ayun, umangat na. Ito yung may leak. Ito, pansinin nyo, basa. Oh. Itong part na to yung nagli-leak. Yung o-ring, no? O-ring nagli-leak. Pati yung oil seal niyan, papalitan na natin. Ito. Tingnan nyo, oh. Malutong na kasi. So, pati oil seal, papalitan na rin natin. Bunutin natin yung spring. So, ito, ilalabas natin yung ano niya, fluid niya sa loob. Sa shock. Labas natin yung oil. Okay, pansinin nyo yung oil. Sobrang ano niya na. Ano, lapot niya na. Tsaka kakaunti ang laman. So ang laman kasi nito, Repa Pips, nasa 80 ml. So 87, parang ganun. Ang laman nito. Mamaya pakita ko sa inyo yung picture.
So ayan yung laman niya, kakaunti na lang dahil nga tumagas na siya. Ayan. Tsaka malapot na siya, so papalitan natin dyan. O, eto ang gamit natin RepaPips na tools para maluwagan natin yung lock sa loob ng inner tube. So eto, ayan, gato natin para ma-persa natin yung lock. Ayan ah, sasamahan nyo rin ng UV. So eto yung ipapalit natin RepaPips, no? Ayan, palitan na natin, hindi natin napakita kung paano baklasin. Pero sinisikwat lang naman yan eh. So pagbabalik nyan, meron tayong installer na tinatawag. Okay, ayan, pupukpukin lang natin yan hanggang sa lumapat sa loob. Ayan, oil seal installer yan. Para hindi masira yung oil seal pagka sinalpak. So ayan, sisilipin natin kung lapat na lapat na ba at lumabas na yung labi nung lock doon sa ano niya, oil seal. Yung nakasilak niya na malaki. So ayan, lumabas na yung labi. Okay, good na to. Ilagay na natin yung silak. Ayan, pasasabitin lang naman natin yan dyan eh. Ayan, kung paano ikinabit RepaPips, yung pagbabaklas, ayun nyo na, vice versa nyo na lang ha. Then, the seal. Ayan yung the seal niya. Panghuli na yan. Etong dust seal mo kasi pag sira yan, papasok yung dumi. Masira yung ano mo, yung inner tube. Napalitan na rin. So ayan yung ating inner tube. Then yung cylinder, papasok na natin. Diyan kumakapit yung allen na 8 doon sa cylinder na yan. Yun yung pipigilan natin ngayon na umikot. Ayan. So kailangan nyo talaga ng mga gantong tools, yung mga mahahaba. So ilagay na natin yung allen, then hihigpitan na natin. May kontra yan sa ilalim, RepaPips. Dito medyo ngingiwi na naman kayo rito. Okay, RepaPips, eto ang laman yan. 80. So 87 dapat yan. PJ1 ang gamit natin na ano, na fork oil. Sasalin lang natin dyan. Ngayon, kapag wala kayong gauge, pwede nyo siyang salinan ng mano-mano. No? Ang gagawin nyo, dito nyo itatapat yan, no? Sa pinakadulo ng oil seal. Yan, sa part na yan. Dapat umabot dyan yung fork oil. So, halimbawa, wala kayong gauge. So ayan, Repa, baba natin, then silipin natin ng bahagya. Okay. Makita, ito, maliwanag. Ayan, Repa, ayan, kita na. So ayan siya, Repa, no? Kita na natin kasi nakababa na yung inner tube. Yan yung laman niya. Yan, no? So yan, kailangan pagalingan na lang, tumantya siguro yan. Tantya-tantyahin nyo na lang. Ito, dinagdagan natin ng kapiraso ha, para umabot doon sa pinakadulo sa ilalim ng oil seal. So ayan na siya. Ngayon, pakita naman natin kung ilan ba talaga ang laman na ito. Alamin natin, no? Kung yung 80 ba talaga lalabas lahat pag binuhos natin. Ayan siya.
Yes. Ganito gagawin natin. Sukatin natin kung lalabas ba yung dami na 80. Kung ilan na lang yung lalabas, tingnan natin kung ilan na lang. So, ito. Tingnan natin. Okay, yes. So, ilan? Ito ay 60. Ito. 60. So, may natitirang 20 sa loob. So, ayun, repa, no? So, ang laman kasi na ito, 80. 80 ml, 87 to be exact. Mga ganun. So, mga, ayan. 3 inch dapat yung haba o dami. So, ayan, dito, makikita nyo dito. Post nyo na lang. So, next naman natin ilalagay, repa, peeps, ay ang spring. Dapat yung spring, ay yung pinaka maiksi yung pagkakadikit-dikit, ay yun yung nasa ilalim. Etong malapad na to, yan yung nasa ibabaw. So, etong kumpul na ito, yung mga siksikan, yan yung nasa ilalim. Para hindi nyo papagbaliktad. Okay. Eto naman, mga repa peeps, kung paano magbaklas ng walang gato. So, hingi ka ng tulong sa iyong pinagkakatiwala ang kaibigan na hindi masasaksak ang iyong daliri. Ayan. Tutulak lang din yung gitna, then sisikwatin. Ayan. Mapapansin nyo, no? Medyo nahirapan siya. So, ako naman ang babanat. So, ayan, sa side lang, no? Kailangan dito, yung kapartner mo, titingnan mo yung pisngi kung hindi pa naglalak. So, ayan, tanggal na, repa. Ito naman yung pagbabalik. So, ganun din, repa, itutulak lang. Tapos, yung silak, itulak nyo lang din, siksik nyo lang sa gilid. Ito kasi may laman na to eh, may fluid na to, nalagyan ng fluid. Yan lang, ganyan lang kasimple. Yan lang, ganun na kadali, repa. So ito yung sinasabi ko kanina, repa peeps, yung groove, no? So dyan kakapit yung bolt na 14. Yan yung pinakataas. Yan, ito. So dyan yung kakapit. So hindi kayo magkakamali na lumampas dahil nga may groove yan. Hindi nyo talaga mapapalampas yan. Magkaroon man maliit lang na pagkalampas yun. Mga ilang mm lang naman yun. Okay, papasok nyo yan dyan. Katulad na ito, ito na, ipasok na. Yan. Ito, sa taas. Yan. Dapat pag hinipo mo, hindi labas na labas yung dulo nung tube. So, ganyan lang, oh. Ito, hipuin mo sa ibabaw. Then, ilalagay yung bolt na 14. Ayan, kakapit na yan. Okay. Then, pagkatapos yan, repa peeps, para magpantay yung butas, no? Bago mo higpitan, kailangan ipasok mo muna yung axle. Itong ano na ito. Ayan, ito. Yun. So, para magpantay. Ngayon, tsaka mo hihigpitan kapag nararamdaman mo na malambot na galawin ito. Ayan, o. Pagka pumapasok siya na swabing-swabe, ibig sabihin, pantay na yan doon sa taas. So, pwede mo na siyang higpitan. Ayan. Ita ko muna dito sa baba para hindi lang gumalaw. Ayan, madali lang naman yan. Ilang turn lang yan, ihigpit na agad yan, repa. So, 14 lang ang gamit natin dyan. Dito, pag ihigpit, repa, pip, samahan nyo ng konting iwi. Ayan, so ayan, okay na. Okay, yan, swabe. Okay, good. At tapos nyan, ibabalik na natin ang tapalodo. Pwede namang mauna ang gulong, pwede rin tapalodo. Ito kasi, nuna ko yung tapalodo. So, ibalik lang natin yung mga pinagbabaklas natin kanina. Number 5, na alin yung gamit natin. Itong tornilyo nya na to, ito kakaiba. May parang payong to, no? Nakabuka. Tapos may liig. So, abit lang natin yung mga yan, kabilaan. Make sure na ihigpitan din. Then, tingnan nyo rin kung naka-align. Although may guide dyan, syempre magkakaroon pa rin ng konting clearance yan. So then, higpitan. Okay. So, kabit na natin yung ating gulong. Huwag kalilimutan yung washer. May spacer pala. Washer tuloy. Spacer. Okay. Then, yung axle nyan. Okay. Yan yun. Swabe yan. Pasok agad yan. Oh, ha?
Then lagyan na natin yung nut. Yung washer na ito, Repa Pips, ewan ko kung bakit wala siyang washer. Siguro nung kinalikot nila to. Pinagawa niya na daw kasi. So ito yung sinasabi ko, speed sensor. So lililinisin natin yan, Repa Pips, no? Kasi magnetic yan. Yan yung nagiging dahilan kung bakit wala siyang nababasang ikot ng gulong kapag masyado ng maraming debris o mga dumi. So, spray-sprayan lang din natin. Maigi kung mainam, kung hugasan, pwede rin naman. Kabit na natin yung caliper, Repa Pips. Okay, swabing-swabing. Dapat nakabuka yung brake pad. Balik na rin natin ang lahat ng mga bolt. Konting iwi. Okay. Shoot. Then, ang kanyang speed sensor. Eto, Repa Pips, pag hinigpitan nyo lang, pag hinigpitan nyo, huwag nyong pupersahin. Plastic part to. So, konti lang. Pag kumapit, okay na yun. Good na yun. Lagyan na natin yung bracket sa taas para hindi mag-ingay itong ano mo, hose. Palo-palo yan pag wala yung tornilyo. Ayos! So, ayun ang aray pa, Pips, no? Nakakita nyo na kung paano at paano gawin o gano'ng simple gawin, no? So, Repa Pips, katulad ng mga ginawa kanina, yung mga tube na pagka mahirap tanggalin yung silak, humingi kayo ng tulong sa mga tropa nyo na nakatambay yung mga araw na ito. So, itutulak nyo lang yun naman yun, then sikwat. Pagbalik, ganun lang din, Repa Pips. Kung paano yung tinanggal, ganun nyo rin ibabalik. So, reminder lang, Repa Pips, no, kung ano yung mga pinakahuli nyo tinanggal, yun yung pinakauna nyo itakabit. Okay? So hopefully may natutunan kayo. Huwag kalilimutan, like, share, and subscribe. My YouTube channel, syempre, follow nyo rin ako sa aking Facebook page. Kita-kits sa mga susunod ko pang video. Bye-bye!